masakit, okay na yata. Ay, ang ganda mo, girl. Okay siya sa akin. Actually, hindi siya mabigat kahit maraming nilagay. 500 pesos kahit anong style. Lollipop, lollipop, oh, lollipop. Boom, boom. Hi, guys! Itatry ko yung, for the first time, yung pagpapa-eyelash extension. So, kasama ko ngayon si Madam Jenny and si Bona. Sila yung mga gagawa sa amin ngayon. Actually, ano sila, pwede sila na home service, pang-eyelash extension nila, kahit gano'ng kakapal, 500 pesos lang yung singil nila. Papakita ko rin sa inyo yung steps kung paano nila gagawin sa amin. Kaya kung gusto nyo sa comfort ng homes nyo, pwede nyo silang kontakin. Mamaya, papakita ko na lang din yung contact numbers nyo para mas madali nila kayong makakontakt. Yung pilay mata sa ilalim. Kasi pag nadikita ng blue yan, hindi ko makadilat. Yun lang. So, sustay muna ako ng ganito. Mga 10 minutes daw siya. Basta hindi muna pwedeng dumilat kagad kasi nga, basa pa yung glue. So, papatayo muna kami sa electric fan. Sana nakikita nyo ako, no? Kasi hindi ko nakikita yung video ko. Tingnan yan! Tingin nga sa taan. Yeah! Yeah! Sobrang zoom! Bagay sa kanya yun. Ganda. Wow. Okay na? Uy, wala akong nararamdaman sakit. Okay na yata. Ay, ang ganda mo, girl. Wow. Isang mag-lipstick. Itigil mo na, Miss Marian. Baka sobrang dapat zoom. Ganun yung mata. Yeah! G, ang ganda! Go. Ayan, halata na. Oo, halata na siya. Wala. Kasusunod, ipupush pa natin ang mas mahaba. Kailangan unti-unti. As in, si Madam Jenny. Thank you po. Miss Marian, thank you sa pagbibideo. Mamaya, explain nila yung ano aftercare. Kasi, di ba mahirap i-maintain yung ganito. Jenny, i-share mo naman sa amin ano yung mga ano, parang aftercare after ng eyelash extension. Mas maganda, huwag niyo muna siyang babasahin for 2 days para mag-fully dry na yung glue. Kapag may time na makati siya, dito lang sa taas, konti lang rin na ang kamo. Ah, okay. Sa under eye. Huwag niyo kukusitin ng isang buo kasi kapag ginsuit niyo, magtatanggalan talaga yung extension. Kasi dinikit lang naman natin siya as temporary lang, hindi naman siya permanent. Extension. Kaya mas maganda, super duper alaga. After 2 days na kayo, nyo siya pwedeng basahin ng babad na babad. Kapag after 2 days, pwede nyo na siyang medyo iligo ng matagal-tagal. Oo. So okay lang naman, kunwari, magsi-swimming, ganyan, sa beach. Okay lang. Mga after a week na kapag magsi-swimming. Ah, okay. Para mas ano din. Pero mas maganda talaga the best, after 2 days na siyang basahin. Tapos naman, huwag nyo na siyang lagyan ng mascara. Kasi pag nilagyan nyo siya ng mascara, magdidikit-dikit siya. Then, hindi nyo naman siya malilinis ng super linis. Kasi, hindi nyo siya pwedeng kusutin. So, mas maganda, huwag nyo nang lagyan ng mascara. Kapag ang client niya maalaga siya, tumatagal siya ng 3 weeks. Pag medyo oily siya, mga 2 weeks din. So, ito, ang mata namin after. Thank you, at Jenny. Thank you, Bona. Alright, guys. So, day 2 na ng aking eyelash extension. So, ito yung itsura niya. May mga mangilan-ngilan. Siguro mga isa, dalawa na nalalaglag sa kanya. Siguro kasi makapal yung nilagay. So, hindi rin naman ganun kakapal yung glue na ginagamit dyan. So, talagang mangyayari, may matatanggal at matatanggal. So far, okay siya sa akin. Actually, hindi siya mabigat kahit maraming nilagay. Hindi siya nakakailang. Kaya nga minsan, parang nakakalimutan ko na meron akong suot. Kasi, very natural lang yung feeling ng suot mo siya. What I really like about this one is, hindi mo na kailangan kasi
na mag-mascara kasi para ka na rin naka-eyeliner kasi parang buhay na buhay yung mata mo kahit hindi ka na mag-eye makeup. So, tingnan natin kung gaano katagal siya magsistay sa mata ko. So, guys, nag-re-retouch din sila. So, baka kapag nakita ko na nalulusaw, nalalagas na siya, baka magpa-retouch ako. So, 50% na lang ng original price ang retouch nila. So, 250 na lang babayaran nyo. Papalitan nila yung mga natanggal. Tapos, kapag napansin nila na parang wala nang kapit yung glue, yung mga kahit nakadikit pa siya na konti, pinapalitan din nila. So, sobrang sulit yung 500 pesos nyo. Sa iba kasi, binibilang nila kung ilan yung nilalagay. Sila hindi nila binibilang. Kung anong bet ng client, push lang nila 500 pesos kahit anong style. So, meron silang iba't ibang style na nilalagay. May classic, may cat eye, merong parang doll. So, guys, kung gusto nyong magpa-eyelash extension, iwan ko na lang yung contact number nila sa description box below. Tsaka, flash ko rin dito sa screen yung contact numbers nila. Nakatira sila sa Maykawit, Cavite. So, kung nandun kayo within the area, pwede nila kayong puntahan na home service. Pero kung nasa malayo kayo, nasa ibang lugar katulad namin, nasa Las Piñas kami, 3, 4 or more, pwede na silang pumunta sa inyo. Okay guys, day 3 na ngayon ng aking eyelash extension. Natatanggal na yung ano, dito lang sa may left side ko kasi lagi akong dito tumatama sa unan. So, kanina umaga, may natanggal akong mga 4 siguro. Pero okay lang din kasi nga, kaya nga makapal yung pinalagay ko. Para kahit medyo unti-unti na siyang nalalagas, hindi siya kaagad magmumukhang parang patsi-patsi. Anyway guys, kaya ako nandito kasi ine-edit ko na tong vlog na to. And of course, wala na naman akong outro. So, here you go. If you have any questions or suggestions, please leave it in the comment box below. And I'll see you next time. Don't forget, smile! There's always a reason to be happy. Bye!